Hi guys! Ako nga pala si Larry, ang lakwatserang motorista ng Rizal. So, ito na nga, magra-rides na tayo. This is my first video. So, please subscribe and like sa mga videos na i-upload ko pa sa mga lugar na pupuntahan ko. Simple lang po, mahilig lang po ako mag-long rides kasama, wala, solo rider po pala ako. So, mahilig lang ako mag-travel kasama ng aking si Maxi. So, samahan niyo lang ako para makita niyo yung mga pinupuntahan kong lugar at magka-idea din kayo. So, let's watch. So guys, nandito na tayo. Start na tayo. Bali, nandito ako ngayon sa Cubao at alas 12 na ng gabi. Sabi sa Google Map, makukuha ko siya ng 12 hours kung tuloy-tuloy ako. Pero kunin natin siya ng 15 hours kasi para sa mga stopover natin. Siyempre, need ko rin magpahinga, lalo na si Maxi. Mahirap masiraan sa daan, lalo na kung hindi natin kabisado. Hindi rin natin alam kung may mga moto shop doon. So, pahinga din. So, every 4 hours, pahinga tayo. Tapos sa mga last 4 hours, siguro doon na tayo dumagdag ng stopover. So, ito guys, ingat sa akin. Solo rides lang to. Stay watching! Na guys, papasok na tayo ng Bulacan. So dito alam ko hindi maganda yung daan dito kasi nga maraming ginagawa. Dapat tayo mag-ingat ngayon kasi hindi patag dito, maraming lubak. Lalo ngayong gabi, paggabi kasi dyan sila gumagawa kasi wala masyadong bumabiyahe. Kaya lang delikado naman sa mga motorista na katulad ko na bumabiyahe ng gabi. So doble ingat tayo, lalo lang ngayon madilim din natin masyadong naaninag kung ano yung mga nadadaanan ng gulong natin. So good luck. Sana ano naman to, maiksi lang naman to eh. Bulacan, tapos after yata nito Pampanga na. So hindi ko sure kung okay yung daan sa Pampanga, pero sana maging okay para kahit paano ma-relax tayo. Stay watching lang. Tigil muna tayo guys, dito muna tayo kasi para makulan natin ng video yung signage na Pampanga, tsaka medyo madilim kasi, pero saglit lang naman tayo, dito din naman tayo magtatagal, makuha na lang natin yung signage. So Pampanga, bye bye Pampanga. Pasok na tayo dito, so ito na naman, mababang biyahe na naman tayo. Tingin ko yung daan dito medyo okay na, medyo lang, pero hindi pa ganun ka-smooth. So ingat ulit sa atin. Nandito na kami sa Tarlac. So 4 hours pa lang kami nagda-drive. So stop over muna kami kasi medyo pagod na. Pinagpapahinga ko na rin yung motor ko. Dito kami sa Tarlac sa may Petron. Stop over muna kami yan. Grabe yung pagod pero okay lang, sulit naman. So may 8 hours pa kami. Good luck sa amin.
So, yun nga guys, tapos na tayo magpahinga. Pagdas muna tayo. So, ito alam ko, tatlong gasto. Tatlong pultang kung pupuntahan ko. So, pangalawa ko pala natin. Pero kahit pa pala. Pagdas muna. Alisa tayo. 30 minutes din ako mag-stop. Oh, boy, siguro naman nakapahinga itong aking si Maxi. Kuya, saan ang leded? Dito. Dito tayo. Sana mura ang gasolina ngayon. Sana talaga. Sir, sana. Nasa palak tayo, province tayo, dapat mura yung gasolina ngayon. Sa Manila kasi sobrang mahal. Pero sa nakikita ko, parang mas mahal dito. Sa Manila kasi parang 17 pesos per liter ako eh. Ewan ko lang dito ah. Hindi lang ako kasi full tank ko eh. Paalis na tayo dito sa Gerona Tarlac. Medyo madilim pa rin yung daan kahit na magpa 5 AM na. Pero okay lang, maliwanag naman yung ilaw ko. Marami naman tayo din nakikita kahit paano. So, ingat pa rin. Hindi tayo magsasawang magsabi ng ingat kasi first time kong bumiyahe ng ganitong gabi. Stay watching lang guys! Inabot na tayo ng umaga. So, sa nakikita ko, mag-aalas 6 na rin. Ang ganda ng umaga. Pero, kahit ganun, hindi pa rin tayo nakakaramdam ng pagod at pagkasawa sa biyahe. Kasi, ang gaganda nga ng mga nakikita natin. Tsaka, smooth na yung daan. So, ang sarap ng umarangkada nito pagka ganitong maganda yung daan. Pero, doble ingat pa rin kasi pag ganitong probinsya na, biglang may tawid dito mga hayop. Hindi ako nagkakamali, biglang tawid ng baka o ng kahit na anong bastang pwedeng tumawid. Kaya, ingat pa rin. Stay watching lang. So guys, La Union na tayo. So daan lang tayo. Pero kanina pa ako nakapagpa-picture dyan. Alis na rin tayo agad. Yan.
Nasa tayo, pero balita ko dito sa Olonon, marami mga gandang tourist spot dito. Soon, may isa-isa ko rin kayo. Pero ngayon, doon muna tayo sa Ilocos Norte, Pagudpod. Pero iikutin din natin tong La Union soon. So, ito alam ko, mas maganda daan dito. Kaya pwede na tayong umarangkada ng umarangkada. Oh, wait lang. Yan, dito yung sinasabi ko maganda na yung daan. Yan. So, ingat pa rin. Walang sawang pag-iingat sa atin. So, gising na gising at mulat na mulat pa naman tayo ngayon. So, cobra lang din. Cobra lang. Ang malakas. So, stay watching lang. Kahit inuumaga na. Guys, so nandito pa rin tayo sa La Union. Mukhang madadaanan natin yung buong La Union kasi kanina pa ako dito. Ang laylay na yata nang narating ko. Mahaba-haba na rin yung nabiyahe ko pero parang wala pa rin ako nakikitang dulo ng La Union. So buti na lang ready tayo kasi yung mga kung mapapansin nyo, wala akong nakitang tindahan dito. Wala rin ako nakikitang kahit anong motor shop. So buti na lang ready ako. So, ingat pa rin tayo guys kasi medyo malawak yung daan pero kahit gano'n napakaganda ng daan at hindi pa rin tayo inaanto kasi na-enjoy natin yung mga nakikita natin sa paligid at ito takbong ano lang tayo, takbong chicks lang tayo. So, stay watching lang guys, tingnan natin at alamin natin kung ano yung dulo nito. Nandito na tayo ngayon sa Ilocos Sur. Pero lapit muna tayo, yan. Para makapagpa-picture tayo. Lapit, lapit, yan. Pero lagpasan natin kasi may mga ibang nagpe-picture din. Lagpasan natin ng konti. Park muna tayo dito sa tabi. Yan. So, dito muna tayo. O, sa buwan. Matras na tayo kasi wala naman na yung mga nagpi-picture. So guys, nandito na tayo sa Ilocos Sur. So malapit-lapit na, konti na lang nasa Ilocos Norte na tayo. So tara na guys. Alis na para makarami tayo. Para mapabilis din yung biyahe natin. Kasi parang wala dito 4 na oras pa o 5. So konti na lang naman, mararating na natin yung Rurok. So good luck ulit sa atin. Tapos muna tayo kasi wala na. Yan, dito muna tayo. Pagas muna tayo. Kailangan na natin. Naghihingalo na yung gasolina ko. So, pangalawang pagas ko na to. Time check.
check tayo, time check. So, alas 12 na. Nagka-alas 12 pa lang pala. So, hanap muna tayo ng mga kainan kasi kumakalantog na yung sikmura ko eh. So, hanap tayo yung malamig para ano, sobrang init kasi dito, guys. So, kahit mag-McDo na lang Jollibee, basta makakain lang. At higit sa lahat, kailangan malamig kasi sobrang init dito sa Ilocos. Pero, okay lang. Ano naman ako, yung balot naman. Eh, mamaya pa to, guys. Sasalubungin ko yung init ba mamaya. Sigurado ako, salubong ako sa alas 2, sa alas 3. Kaya ngayon, dumulo tayo sa malamig. Kain muna tayo sa malamig. Tara, hanap tayo ng McDo. Meron dyan, makakita rin tayo. Yun oh, yun. So yan, dito na lang tayo kumain. Yan. Norte. So, balikan ko kayo later. Masyado kasi mainit dito sa place ko. Bye! May liwanag na, guys. So, nakikita nyo ba yun? Malapit na tayo. Konting kembot na lang. Konting upo na lang. Sakit na rin ang puwet ko. Konti na lang, guys. Malapit na tayo sa pagupod. So, stay watching. Sa ina nga, nandito na tayo sa pagudpod. So, sa cellphone na natin kinuha to kasi nalobot na yung GoPro natin. Pati yung mga battery na dala natin, wala na rin. So, ayun na nga, nandito na nga tayo sa pagudpod. So, biyahin na lang, konting biyahin na lang tayo, guys. Nandito na tayo sa resort kung saan tayo nagpabook. Pero, kita nyo naman, guys, kung gaano kaganda dito sa pagudpod. Napakalawak. Napakaganda ng daan. Nakakainganyo magmaneho. Kaya hindi ko pa nararamdaman yung antok. Siguro mamaya mararamdaman ko na yung pag nakita ko na yung kamang hihigaan ko. Pero sa ngayon, enjoy ko muna kung ano yung mga bagay at lugar na nakikita ko dito. So stay watching para makita nyo kung ano talagang meron dito sa pagudpod. Andito na tayo. Konting kembot na lang.
lang pala. Hindi po tayo marunong lumangoy, pero kahit hindi tayo marunong lumangoy, ito ang hilig natin sa dagat. Iba kasi yung nadadala sa atin talaga yung dagat. Iba yung pakiramdam pag nakakita ka ng dagat. Nakakatanggal ng pagod. Kaya ako ito, nagpakapagod muna bago naghanap ng dagat. Nakakatawa lang. Pero ito guys, malapit na tayo. Konti-konti na lang. So wait ko na lang ha. Pagdating natin doon, stop na tayo. Stay watching! Guys, nandito na tayo sa Villa Consuelo. So, dito tayo nagpabook. Ito siya ang entrance. Pagpasok pa lang, yun, makikita mo na kagad yung mga kwarto. So, hanap lang tayo ng parking kung saan pwede mag-park. Mahirap medyo mag-park kasi rough road eh. Tsaka, hindi pantay yung lupa. Pero, ito na yun. Nandito na tayo. So, dito na lang muna. Mamaya na lang ulit. Stay watching! Dito na ako ngayon sa Pagudbon, Locos Norte, dito sa may Villa Consuelo. So, ang ganda dito, super ganda. Yun nga lang, medyo nakaka-challenge yung papunta. Kasi bukod sa 15 hours yung inabot ng biyahe ko, yung pag nasa Pagudbon ka na, bago ka makarating dito, grabe yung zigzag. Kaya mag-practice na kayo sa Marilac eh, bago kayo pumunta dito. Kasi grabe, sobrang nakakatakot. Buti na lang kahit na paano, praktisado ako. So, check nyo yung dagat guys. Yan. Medyo mabato lang, pero hindi kasi ako dito mag-swimming. Yung nakuha kong hinabok ko, may pool doon. So, kahit na paano, hindi naman ako marunong lumangoy. Doon na lang ako. Pero white sand dito ah. Mamaya pupuntahan ko. Papakita ko sa inyo kung anong meron dito. Pero ngayon, puntahan muna natin yung nakuha kong kwarto. Tignan nyo ah. Dito ako nag-check-in. Mura lang dito. My God, talobat na yung GoPro ko. Kanina ko pa kasi ito gamit. Tignan nyo muna ha. Dito ako nag-check-in. Yan. So, search na lang yan. Maganda rin. Maganda dito, maganda yung kwarto nakuha namin. Then, dito yung pool. Check nyo na lang yung pool. So, 4 feet lang siya. 4 feet. Pambata. Pero di naman ako marunong lumangoy. Kaya okay lang.
So magbabad lang naman ako doon. Magtatanggal lang ako ng libag. So dito yung kwarto namin. Ganyan ko. Ito muna yung motor ko. Yan. So yun lang yung problema. yung parking nila, wala, hindi organized yung parking. Ganun lang. Pero kahit saan pwede ka mag-park. Kasi ako kaya ako nilagyan ng kapote kasi keyless to. So iniiwasan kong mabasa yung pinakasusian. Siyempre, mahirap na magkaabira sa motor. Lalo na pag ganito kalayo. Kasi 15 hours yung biyahe ko eh. Umalis ako ng... Sa totoo lang, umalis ako ng 11 sa bahay. Tapos, bali, 12, umalis na ako. Pumunta na ako sa dito. Kasi yung 11, kumain lang muna. Tapos 12, yun na, nag-start na ako. So, ito yung kwarto namin. Check nyo. Pero, bonus, may duyan. Pero, good for one lang. may kasama. So, check nyo yung room. Yan yung room. Ganda rin. Check nyo. Yan. Tapos ang laki-laki dito. So, sobrang laki. Tapos may aircon, free wifi na rin. Then may towel. Tapos, yan yung mga ano nila. Freebies. Tatlo yan eh. Ginamit ka na isa. Then may TV. Tapos may libreng salamin daw. So, yun yung meron dito. Tignan niyo yung bed. Hindi ko pa siya binibinyagan. Kasi madumi pa ako. So, yun lang muna. Mamaya na lang ulit. So, liligo muna ako, tapos kakain. Kasi, hindi na maganda yung amoy ko. Kasi kanina, kaya na-stop yung video kasi umulan. So, alam mo yun, sobrang maalikabok na, tapos biglang umulan pa. Alam niyo ba yung mukha ko? Puro alikabok na. Buti nga hindi nabura yung kilay ko yun. Pero may konting bura. So, dun lang muna. See you later. Hi guys! Andito tayo ngayon sa Casa Consuelo. Dito, once na nag-book kayo dun sa pinag-bookan namin sa Villasa, may access kayo dito. Kasi alam ko magkapatid lang yung may-ari nito. Yan. Yan. Maganda rin dito. Sobrang ganda. Kasi maganda yung pool. Parang overlooking. Check nyo. Ito yung mga meron dito. Ha? Watch nyo lang.
naikot ko na kayo sa Casa Consuelo. Pati sa Villa Consuelo. So, bahala na lang kayo kung saan nyo gustong mag-book once na nagka-interest kayo dito. So, yun lang. Thank you for watching.